So ang pag-uusapan naman natin today ay ang pagre-renew ng aking passport. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. And nagbago ako ng angle. Ayan, para may iba naman. So, malapit nang mag-expire ang aking passport. Mga 1 month na lang ay mag-expire na, kaya kailangan ko na siyang i-renew. Paano ba ang proseso ng pagre-renew dito sa Japan? Kung ikaw ay nasa Japan at kailangan mo na mag-renew ng iyong passport, paano natin yun gagawin? Lalo na ngayon at may COVID, so ano yung proseso? So, since taga Gifu ako and mas malapit ako sa Aichi, which is dun sa Nagoya, kung nasaan yung bagong Philippine Embassy dito sa Japan, so kailangan akong pumunta doon para magpa-renew ng passport. Pero, since may COVID, bawal ang walk-in. So, based doon sa kanilang website na ilalagay ko sa aking description box sa video na to, according sa kanilang guidelines, ay kailangan mong mag-download ng form kung saan nandoon yung mga details para siyang pre-application form para ikaw ay mabigyan nila ng slot kung kailan ka pupunta sa mismong site kung saan mo isasubmit ang iyong passport for renewal. So, according din doon sa website nila, nagbago sila ng building, so nag-relocate sila ng kanilang office, and pagkakaintindi ko dun sa kanilang website ay napunta sila sa Yabacho-eki, malapit sa Yabacho-eki. Papakita ko na lang sa inyo yung kanilang website, and yun nga, na-download ko na yung kanilang form. Eto na, nag-download na ako ng form. Yan ang kanilang form. Dito sa form, pi-fill upan mo, lalagyan mo syempre ng passport number mo, ng kung saan siya in-issue. So sa akin, in-issue siya sa DFA, so sa DFA Manila, and then kailan siya mag-expire, kailan siya na-issue. So yung passport ko na-issue siya 5 years ago, so ngayon mag-expire na siya. Meron akong friend na nakapag-expire na, meron akong friend na nag-expire na yung kanyang passport, and sa Osaka naman siya nag-renew, and yung passport niya is 10 years validity na yung naibigay sa kanya. So yun, mabalik tayo dito sa form. So kailangan mo fill upan to, and ilagay mo yung, syempre ilagay mo yung name, ilagay mo yung last name, first name, middle name, yung birthday mo, place of birth, civil status, kung saan resident ka, kung ano yung address mo dito. Tapos nakalagay din dito kung saan mo pwede gustong ma-receive yung iyong bagong passport. So, by mail ko nilagay kasi bawal, sa ngayon, bawal yung pick up. Bawal pumunta sa ano nila, head office nila, or sa branch nila dun sa Nagoya, dahil nga sa COVID. So, dalawang page to na kailangan mo siyang fill upan. So, sa second page, nandun yung parental information, yung father and mother details. So, kailangan mo yun ilagay dyan. And yung contact person, if in case of emergency, so ilalagay mo rin yan dun sa form. Pati yung phone number, yung contact details ng iyong contact person in case of emergency. Then, sa dulo ng page na yan, ay pipirmahan mo na, and yung date kung kailan mo siya ginawa. So yun, yung pinakababang page ay huwag mong susulatan kasi yan ay for department use only, nakalagay din dito. So yun guys, after mong ma-fill upan itong form na to, ay kailangan mong, according sa website nila na sinusunod ko lang, ay kailangan mong bumili. Pumunta ka sa convenience store or pumunta ka sa J-Post, sa Japan Post mismo, sa post office, para, pero syempre mas convenient kung sa convenience store ka pumunta. Ayan, medyo maliwanag ang aking ilaw. Ayan, dito ko na lang papakita. Ayan. So ito yung dito mo daw ilalagay yung document mo. Okay? Dito sa form na to, dito sa envelope na to. So ako, ang ginawa ko, pumunta ako dun sa convenience store sa Lawson, and sa counter nagtanong ako, pinakita ko yung iPad ko na naka drawing itong drawing. Pinakita yung image sa iPad ko, yung ganito, sabi ko kung meron bang silang ganitong available na envelope, kasi ito yung nire-require na envelope dun sa Nagoya website. 520 yen, so yun yung halaga nitong envelope na to, medyo mahal, pero wala naman tayong choice. Dito mo ipapasok yung form. Wow, cute no? Cute nung aso. Wala lang, trip ko lang ilagay itong folder, pero ito lang naman talaga yung kailangan. Kasi sabi nila up to 4 kilograms naman yan eh. Ayan o, 4 kilograms. And bago mo pala ito i-submit, so alimbawa, nailagay ko na to. So ilalagay ko na sa, ilalagay ko na tong folder, itong folder dito sa envelope. So kailangan mo rin magsama or maglagay din ng copy ng iyong passport. Okay? Yung first page ng iyong passport, first page ng passport mo, mag-copy ka nun, mag-photocopy ka nun, at isama mo yun dito sa, isasubmit mo sa kanila. So yun yung gagawin ko mamaya. Pupunta ako sa convenience store ngayon at ipuhulog ko na ito once na nakapag
nakapag-print na ako ng ano, copy ng aking old passport. Isasama ko na yung copy na yun dito, then isasara ko. And ihuhulog ko na to doon sa Japan Post na red box na nasa convenience store. May mga convenience store na may mga tawag nila doon, yung ilalagay mo lang to doon sa parang ano, yung metal box ng Japan Post na kulay red. So ilalagay mo lang yan doon, then yun na. Tapos na ang submission ng pre-application para sa iyong passport renewal. So yun guys, nag-print na ako ng mga additional documents para dito sa aking letter pack na ipapadala sa embassy. And ilalagay ko na ito sa ilalagay ko na siya. Tapos so, once na nasubmit mo na to, according sa website Philippine Embassy sa Nagoya, is pag natanggap na nila itong form mo, i-schedule ka na nila. I-schedule ka na nilang pumunta sa mismong site kung saan ka magre-renew ng passport. Pagka nakaschedule ka na, 2 weeks prior dun sa date kung kailan ka pupunta dun sa site, eh ilalagay nila yon dun sa website. So, pag chinek mo yung website nila, makikita mo dun yung listahan ng mga, yung mga may schedule na for passport renewal. So, dapat makikita natin yung pangalan ko doon once na okay daw lahat ng application na nandito sa ipapadala ko sa kanila. Yun guys, abangan na lang natin kung ano yung susunod na mangyayari kasi first time ko tong gagawin. Tingnan lang natin. So, yun. After 2 weeks, makikita ko yung schedule ko kung kailan ako mag pupunta sa site for passport renewal. 2 weeks prior doon sa schedule ko. Makikita ko sa website nila. So, yun guys. Sana nakatulong itong video sa inyo. Please like this video kung nakatulong sa inyo. And mag-comment na rin kayo sa video na to kung ano yung experiences ninyo, kung may tanong kayo, or kung na-experience nyo nang magpadala or mag-renew ng passport ngayong pandemic, ay please comment down below para at least may idea din ako dahil first time ko mag-renew ng passport dito. And share nyo na rin para in case na may mga nakakaalam at makapag-reply sila dun sa video na to. So sa mga nakapag-subscribe na sa aming channel, thank you so much. Thank you sa patuloy na panonood dito sa aming YouTube channel. And sa mga hindi pa nagsasubscribe, please subscribe to this channel and i-hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga latest videos. Yeah, yung mga aming upcoming videos. So, yan guys. This is Alan again and I will see you on our next video. Thank you and bye!